Hello po mga kahabi, sa vlog po na ito, pakikita ko po sa inyo kung paano po natin ipanatili na fresh po ang ating mga panindang fresh flowers. Especially po itong hawak ko na mga rose, ipakikita ko po sa inyo kung paano ito gawin. Pero bago po ako mag-umpisa sa ating gagawin, gusto ko lamang po magpasalamat sa mga magsusubscribe, mag-share at magla-like po ng aking videos. At syempre po yung magko-comment, nasasagutan ko naman po kayong lahat. Tara guys! Do you wanna know? Itong hawak ko guys na rose ay yung paninda ko to. So bali, syempre hindi naman araw-araw eh may benta tayo, pero kailangan lagi silang fresh. So paano ba natin to mapapanatili or mag-last longer po ang pagiging freshness ng ating mga halaman? Ang first step natin guys ay yung pagtatanggal ng mga lower leaves sa kanyang mga tangkay. Sa Dangwa, pag bumibili tayo, per dozen or per bundle yung nabibili natin. Nakabalot sila, nakatali din, nakabalot sa mga flower wrap. So pagdating dito, para naman maging fresh pa rin siya, kailangan gawin natin yung mga ganong procedure para nang sa gayon, kahit hindi maubos ng ilang araw, fresh pa rin ang ating mga panindang bulaklak. Medyo maano nga lang siya in detail kasi siyempre isa-isahin natin na isa-separate yun, then isa-isa natin tatanggalan ng leaves before natin ilalagay sa tubig, sa timba na may tubig. Then bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano ba mapapanatili natin yun naman natin tubig na magiging sariwa siya at hindi nangangamoy. Tapos kahabi, kailangan natin tanggalin or gupitin man lang yung pinaka-steam niya sa ilalim. Kasi yung pagkakakat nito, natutuyo na siya, nagsasarado na yung pinaka-daluyan ng tubig. Kaya importante na talagang binabawasan natin siya pa-slant man or pa-straight. Importante, paglubog natin sa tubig, makakapag-absorb siya. At ito nga guys, gaya ng sinabi ko sa inyo, kailangan yung tubig fresh, nilalagyan ko ng mga bleach, liquid bleach, yun, kagaya ito ng Sunrox, yun ang ginamit ko. Sa isang timba, at least 1 cup, yung pinakatakip ng Sunrox, yun ang talagay natin. Pero since nakunti lang ang tubig ko, kaya halos hindi umabot ng kalahati ng cup na yun, nilagay kong pampatak na Sunrox or bleach liquid dito sa ating tubig. Ang purpose nito guys, para hindi siya gaanong bumaho, hindi bumaho ang ating tubig at hindi makaapekto sa ating bulaklak. So, pag may nakahanda na tayong tubig sa isang timba, so ang gagawin lang natin, dire-diretso lang guys ang pagtatanggal ng mga leaves and then cut doon sa sa dulo ng steam natin bago natin ilagay. And then ito mapapansin nyo guys, mayroon akong ginagamit na plastic. Ang uses naman itong plastic nito, pagka-cut natin, din nabawasan, ilulubog natin siya sa tubig na nakabalot siya sa plastic. Nang sa gayon guys, hindi siya gaanong natatamaan ng ng hangin, and then yung mga pagkakasa hindi pa gaanong bumubuka yung bulaklak natin, napapanatili natin silang parang mga talagang bagong pitas lamang na bulaklak. Yan, ganun din ang gagawin ko dito sa red roses. Same procedure lang, and then irarap natin sa plastic, and then tatalian natin bago natin ilagay sa timba na may tubig. At then yun nga, yung may mixture ng liquid bleach. Ginagamit kong plastic guys, yung mga pinagbabalutan ko. Pwede naman itong, hindi naman kailangan bumili kayo nito, although mayroon na bibilit sa mga florist store. Pero ito ginawa ko lang na DIY, bumili lang ako ng plastic, yung manipis lang. And then, sinape ko siya na parang pa pyramid o pa triangle. Dito ko siya nirarap yan. Itong mga nakat ko na, saka ko siya insert. Importante guys na nilalagay natin sa plastic kasi pansin nyo itong hindi pa siya fully bloom talaga
maganda kasi yung ganitong shape ng flower. Pag ano kasi ito, exposed sa hangin, ang tendency nito, yung mga petals niya, bumubuka na siya and then madali na siyang masira. Kaya importante, binabalot natin, hindi siya gaano exposed sa ano sa hangin. And then, yun, magkakasama sila, mas maganda nga talian natin sa dulo din bago natin ilubog. Yan, kagaya nito guys, naka-ready na. So, bawat isa niyan, depende sa dami, nakalagay sila sa plastic na nakalubog sa tubig. So, ganun din sa Angel's Breath, ganun din naman. Kailangan mo tanggalan ng, ano, ng dahon and then yung sa steam niya sa dulo. Same procedure din. Yan, mapapanatili natin. Kahit nagtatagal ito hanggang 2 weeks na ganito fresh siya. Pero mga kahabi, importante na kahit na hindi maging mabaho ang inyong tubig, everyday pa rin ang pagpapalit nito. And then everyday din, magkakat tayo ng konti doon sa lower niya para yung mga nag-close na doon sa pinaka-steam niya, may kapasidad pa rin siya na mag-absorb ng fresh water at hanggang paakyat, magiging fresh pa rin sila. So, sana nakatulong itong konting tip ko para sa mga magbabalak magtinda ng mga fresh flowers.